guys! Welcome back to my channel. So, for today's video, ay tuturuan ko kayo kung paano mag-apply ng migration from DSL to fiber. So, nakapag-decide kami ng family ko na mag-migrate kasi for the past few weeks, for straight 7 days talaga, is wala kaming internet connection dito sa bahay. Kapag meron man, ay sobrang hina talaga na kahit Facebook ay hindi makapag-load, ay hindi kaya yung mga chats ko sa Messenger ay hindi masesend at hindi talaga nasesend. Hindi rin ako nakaka-receive ng mga texts and chats, calls through Messenger and any other internet related. So, doon na namin naisip na di na maganda yung service ng DSL. So, ayun nga, nag-decide si Mama na mag-apply na kami ng migration. Makapag-upgrade na kami ng DSL to fiber. Kasi nga, nalaman namin na kapag yung fiber pala yung internet nyo, ay sobrang bilis, sobrang smooth ng mga programs na may related sa internet connection. So, ito yung process kung paano kami nag-apply ng migration. So, yung una namin ginawa ay nag-dial kami ng 171. So, tumawag kami. So, pagtawag namin, may operator na sumagot. May mga questions na tinanong. So, yung first questions ay tinanong niya kung existing ba kaming customer or hindi pa. So, kasi may internet connection na kami dito, sabi ko, existing. So, may mga choices doon. Pili ka lang between the numbers 1, 2, and 3. Yun yung mga choices mo para masagot yung mga questions nila. So, yung sagot ko ay 1, which is existing nga. Then, nag-proceed kami sa second question. So, yung second question doon ay tinanong about sa area code dito sa amin. So, yung area code ay nakabatay kung nasaan yung lugar ninyo, kung saan kayo nakatira, at saan yung bahay ninyo. Pagkatapos ng area code, ay doon na pin-add yung telephone number ninyo. So, yung aming area code ay 034, then telephone number. Pagkatapos nun, ay move to third question na. Pagkatapos ng, for the third questions, ay tinanong kung ano yung mga inquiries and concerns naman about sa internet connection namin. So, doon na, yung sabi namin ay mag-a-apply kami ng migration from DSL to fiber. Pero yung sinabi doon ay upgrade up. So, yun nga yung tinindot namin, yung third choices, yung third choice na mag-migrate na. So, pagkatapos nun, after few seconds, ay kinonect na kami ng operator sa agent. So, yung agent yung kinausap namin. So, yung first thing na mga ginawa ng agent ay tinanong kami. Tinanong about sa verification ng account. So, meron ding tinanong ulit yung area code with telephone number. Then, yung ikalawang tanong ay yung about sa owner naman at kung kanino nakapangalan yung internet connection namin, which is si Mama. So, tinanong yung email ni Mama, yung number ni Mama. So, kasi nga ako yung kumausap sa agent, tinanong din yung pangalan ko and number ko. So, pagkatapos na, ay pinahintay kami ng agent from 1 to 2 minutes ata kasi iti-check niya daw yung account namin. So, pagka-check niya, ay verify niya na yung account namin is active naman na updated sa billings at ayun nga, active na active. Tapos sinabi din namin yung nawala kaming internet kaya mag-upgrade kami. So, pag-upgrade, sinabi sa amin ng agent yung terms and policies at yung in-explain niya din namin, niya din sa amin yung paraan ng pag-upgrade. So, yung paraan daw ay kapag mag-apply kami ng migration ngayon, ay maghihintay pa kami ng 24 to 48 hours para ma-approve yung
request namin. Tapos, 5 days pa daw upon approval na may dadating na technician dito para maikabit yung fiber namin. So, yung tapos, chinek din ng agent if may linyada kami ng fiber dito sa kalye namin. Kasi kapag wala, ay hindi kami makakapag-apply. So, luckily, meron kaming linyada dito. So, sa kada linyada ay merong 8 outlets or switches na pwedeng kabitan ng fiber. So, dito sa amin, may 8 outlets at lahat nun ay vacant. So, ayun, luckily ay pwede kaming makapag-apply ng fiber. Pero bago yun, ay kailangang may confirm ni Mama na pumapayag siya na makapag-migrate to me from DSL to fiber. And of course, ay hihingi din yung valid ID ni Mama. So, ayun, kinausap ni Mama yung agent, tinanong ng agent si Mama, if, Mom, nang pumapayag ka ba na mag-migrate from DSL to fiber? So, ayun, sabi naman ni Mama, is yes. So, for verification, then ay hiningi yung valid ID ni Mama. So, ayun, binigay na ni Mama yung valid ID niya, and sabi ng operator ay maghihintay lang kami. So, ayun nga, 2 days for approval and 5 days para may pumuntang technician dito. And all in all, ay maghihintay kami ng 7 days. So, ayun, 7 days. Please God, na sana bilisan yung 7 days na yun. Sana pwedeng gawing 5 days na lang sana para makapag-advance na ako sa online classes ko. At para makapag-answer na din ako ng modules. Kasi sobrang hirap mag-answer ng modules kapag walang internet. Di ka makakapag-search, wala kang kukunan ng idea, at of course, di ako makaka-attend ng online class. So, ayun nga. Please, ay bilisan na yung pagdating ng fiber dito sa amin. So, maghihintay na lang tayo ng 7 days. So, 1 eternity later. Prom day, pick your ass up. So guys, nakabitan na ng technician ng fiber yung bahay namin.
So, as you can see, guys, ito yung box ng DSL. So, bubuksan natin siya. So, kitang-kita naman, guys, na yung ginamit lang dito sa DSL ay kawat lang siya. Copper lang siya. Pero kung titingnan natin dito sa fiber box natin, wait. So, ito guys, yung connection ng fiber mula sa poste papunta sa bahay namin. So, ito siya guys, yung kulay blue. So, kitang-kita naman guys, yung difference dito ay kawad lang at dito meron siyang ganito. So, guys, ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo yung modem ng fiber at yung pinagkaiba nito sa modem ng DSL. So, dito guys, nandito yung dalawang modem natin. Yung malaki, ito yung fiber, at saka yung maliit ay yung DSL. So, yung ginagamit na ngayon namin ay yung fiber na, ito na yung internet source sa buong bahay namin. Pero, yung DSL naman dito ay hindi na gumagana. Yung sabi ng technician ay di na daw nila ito kukunin kasi nabayaran na daw namin. So, dito guys, dito, kita dito yung maliit na box. Ito yung tinatawag na separator box. Ito yung connection ng internet natin papunta sa telephone natin dito. So, as you can see, gumagana yung telephone. Dito siya, nakakonect sa separator box. Yan siya. So, guys, ngayon na nakabit na, sobrang satisfied ako sa service na binigay ng fiber. Kung noon sa DSL ay sobrang hina ng internet connection at lagong maglalaro ako ng ML, ng Call of Duty, mag-stream ako sa Facebook, and kapag manood ako ng movies, sobrang lag. Ngayon, ay sobrang smooth, guys. Walang lag-lag. Kung meron man, mga 1 second lang, tapos babalik na sa normal yung internet. Kaya guys, guaranteed ko yung service ng fiber. Dapat guys, subukan nyo rin yung fiber. So, PS lang, di ako nag-promote or nagsusponsor ng PLDT. Pero, PLDT, baka naman! So, yan guys! That's all for our video today. See you on my next vlog. Bye! Don't forget to click subscribe, hit like, and of course, click the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang videos. So, stay connected! Bye!